So yun guys, konti problema. Hindi nagkaroon ng coordination yung admin at ang office. Kaya nangyari, wala tayong minatay na checking unit. Siguro check nyo na lang sa ating real estate YouTube channel. For now, I guess, pack up tayo ng konti. Yeah, very safe dito guys at mga kaaraw. If you're thinking of buying a real estate or a condo dito sa Eastwood, this is one of the projects na dapat nyo makita. Tayo guys at mga kaaraw. Pangit, pangit ng kali. Mabako. So yun, wala nangyari. Kainis, venerasyon. Hindi natin nakita yung unit na titignan natin. Alright, ang ganda ng motor na to guys. So I guess since pa uwi naman na tayo at wala akong maisip na pag-uusapan, pag-usapan naman natin itong motor na to, yung mga bagay na nagustong-gustong ko sa kanya. Okay, dito sa motor. So I guess this is somewhat a review, not in details of course, pero share ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya bilang natin. Okay, bilang isang motor, bilang isang R15, bilang isang entry level sports bike. Teka, makati yung mukha ako ah. So una, syempre, lagi ko sinasabi, part ng kapagawa natin ng motor, pagpili natin ng motor ay yung itsura. Formahan, mapagkakamalan mo siyang big bike na din. You know, similar look sila ng mga R1, R3, R6. Kaya kung minsan nakakalain nun, na big bike din siya. At takbuhan, ganda. Ganda ng handling. Pero yung nga sinabi ko, ito ang motor na perfect para sa akin. Na doon sa mga natatakot, pareho ko dati na bumili ng ganito kasi masakit sa, you know, isipin mo, masakit sa likod. Okay, mag-alala. Sa una lang yon, unless talagang may back condition ka. Eh, kung wala naman, masasanay ka sa una lang, for the first week, nagagamitin mo siya. And gamitin mo lang ng gamitin hanggang sa masanay ka. Pero point is, hindi naman, it's not that bad. Ako, yun, before nito, nararamdaman ko nga dati na masakit yung likod ko, especially lower back. Pero after riding this for quite a while, for some reason, siguro nasanay yung likod ko. And ngayon, hindi ko na nararamdaman. You know, some sort of an exercise, I guess. Pagdating sa fuel consumption, yun, matipid din siya. Wow! Napakatipid din niya. Tumatakbo siguro siya ng mga 37 to 40. Depende rin syempre sa iyo as a rider. Pero nasa mga ganun ang takbuhan niya. So, really not bad. Okay. Etso na tayo, guys. Pagdating sa handling, how superb. Sabi ko sa inyo, napakadali niyang dalin. And the braking niya, it's perfect also. Nung kinuha natin to, it has like 3,900 kilometers. So, even with that, I think there's not much difference kung ikukumpara mo sa isang brand new na motor. You know, sabi ang takbo, walang mga alog, condition pa rin. Of course, we needed to do yung mga maintenance kailangan gawin immediately after I bought it. So, nag-change oil na tayo, nagpalit na tayo ng brake pads, and even yung rotor sa likod, pinalitan na rin natin yan. So, it's pretty much good to go for like long rides. Walang problema.
Okay, racing racing. Okay, kuminsan guys, sa nature natin bilang tao siguro, ayaw natin ang naunahan. Kaganan kuminsan, gusto mong patulan, pero wag na, it's not worth it. Yan ang nagiging cost ng aksidente kuminsan, yung pagiging patulero. Minsan lang ha, kuminsan patulan mo rin. Just kidding. Kung papatol kayo, make sure that you are safe. Huwag ka mawate. Kung papatol ka and nandito kayo sa isang environment na ganito, this is not an environment for racing racing. Take that into consideration. Minsan kahit maingat ka, wala, nasa EDSAC eh. Yun ang isang gusto ko dito. Hapakatulin. Hindi ko siya binabakbak pero para sa akin, madali rito. Napakadali nga ay 130. 140, mga ganyan. In a clear area, ay nako. Madali. Pag nilagyan pa natin ng EC dito, ay di finish na. Yan ang isang mods na gusto kong gawin dito. Nabibitin pa ako. Bigla ako na-miss yung Marilaki. Kahapon, sarap ng takbuhan ko. Bandang hapon. Kumotor na ito pag nakabelo. Ay, grabe. That. So, what I'm talking about. Okay, that's it. Okay. So, in-enjoy ko lang naman. Kasi madalang tayo magkaroon ng ganun libre dito sa EDSA pa. Ah, kaya pala libre-libre ngayon, holiday. Ramadan nga pala ngayon. Okay na, I get it. At taka ako bakit medyo libre-libre tayo sa EDSA ngayon. Yung pala yung reason. So, balik dito sa motor na to. Ano pa nga ba? Handling niya, yung pormahan niya, obviously. Badass. Pang-porma. Sabi nila, pang-chick boy daw. Which I don't. I beg to disagree. Kahit ano pa ang motor mo, pwede ka naman maging chick boy eh. Although to tell you the truth, yung pormahan nga nito mukhang pang-chick boy. Wala, yun ang gusto natin eh. Motor lang ay yung pang-chick boy ay yung iari, hindi. Ay. Okay, ano ba? Try ko lang i-enjoy yung ating ride guys. Kasi gantong mainit tapos bubugnat-bugnatin ka pa. Wala na, finish na. Oh, mainit. Ito na naman tayo, traffic. Very stable tong motor na to. Kung di nyo napanood yung nakarang video natin tungkol dito, I hope lang i-improve nila. Isang part na i-improve nila dito. Ay yung kanyang signal light or signal indicator dito sa instrument panel. Kasi yung signal indicator niya, kanan o kaliwa ka, sure, pareho lang eh. Pero just like I said, ang daming po pwedeng i-praise dito sa motor na to. For someone na gustong mag-start ng racing career, ito siguro ang pinakamaganda na pag-umpisahan. It's light, it's nimble, it's so fun to ride. Hindi mo alam siya pwedeng, of course, dalhin sa expressway. Napaka-init, grabe. Matagos sa shirt ko yung init ng araw. Now with this current capability na itong motor na to, I mean, my belief is every motor naman or every upgrade na mga motor ng Yamaha, upgrade. So, ibig sabihin, the enhancement na mga features ng motor, you know, I couldn't help but be excited sa susunod na version nito. I am sure na mas na napakagandang motor nun. And again, it's so fun to ride, guys. Mento, lalampas lang natin ng Cloverleaf and pamonumento na tayo guys. Ito lang, ayoko sa kanya. Lumuwag na yung kanyang hinge dito.
dito yung hinge yata or rivet, kaya tuloy lumilingon na yung motor. A few moments later. Ay, check natin kung kumusta. Dumating na kasi yung ating brake pad. Sakto ba? Kala ko iba eh, nakalagay kasi dito pang Suzuki eh. So nga ano? Diba? Kaya na, nagtaka ako eh. Akira, oo. So nakalagay kasi dito kanina, Akira Flash Raider 125 ORR. Ano nga? So tatry natin siya mamaya. Kumusta? Problema kasi, eto kasi, maingay na. Matigas masyado. Oo. Kaya maingay. Magkano ang bilay mo nito? Nakuha na yung mukha mo. Ha? Na nakuha na yung mukha mo. Sabi ka sa video. Kasi hindi ganyan dapat yung paglalagay sa kanya. Dahil improvise na tayo, nag-loose na kasi to. So sa halip na bumili tayo ng panibagong ganito. Ito mga nasa 2,000 to eh. Kaya wag na muna. Kaya yan, ganyan ginagawa. At least makabit lang. Pero maayos pa eh. So ba't mapapalitan ng hindi naman sira, di ba? Ay oo nga, may bungi na oh. So matigas siyang klase. Kaya naghahanap kayo ng maganda, malambot, hindi maingay, at hindi mabilis pumudpod ng rotor disc. Mas maganda to. Recommended yung Bendix. Ganda na. Pwede na pala tayo magtayo ng ano dito eh. Motorcycle repair eh oh. Pwede ka na dito oh. Dikit-dikit oh. Ganda eh. Lapat na lapat. Oh. Oh. Yan. Try natin. Testing. Kaya natin pinalitan kasi umiiyak to. Yeah.